Hello mga mare! For today's video, magluluto tayo ng creamy chicken curry. Yes, napakasarap tong recipe na to. Pang India tsaka yung Pinoy. Ang gagawin natin ay Pinoy version. So ayan, nagpainit na po tayo ng ating kawali. Yes, kahit ano naman paglulutoan, pwede naman. So naglagay na din po ako ng mantika. Yes, so magigisa na ho tayo. Anong unahin? Bawang o sibuyas. Siyempre, unahin niyo po muna ang ating mga sarili. Char. So, ayan. Gagisahin lang po muna natin ang ating bawang hanggang sa mag-medyo light brown. Depende po yan sa iba. Sabi nila ay inuuna yung sibuyas, yung bawang, yung ganun. Ako po, depende po yan sa niluluto mo, yung klase ng lulutuin mo. Hindi po lahat ay inuuna yung bawang, hindi po lahat ay inuuna yung sibuyas. Sa akin ay depende po yun. So, next po natin ay ang ating pong chicken. Ating chicken, kahit ano pong part na chicken, pwede po kayong gumamit. Kahit anong part ng chicken yan. Yan, pwede po kayong gumamit din ng seafood, curry, pwede po yan. Fish curry, depende na sa pagluluto po yan. At pwede din po yan sa beef na karne, kahit ano. So, ayan po, gigisahin lang po muna natin siya ng 5 minutes. Para po medyo matanggal lansa ng ating chicken. So, hayaan lang natin 5 minutes. After 5 minutes, ayan na po siya. Medyo nagisa na siya. Medyo nagtubig lang kasi mahina yung ating apoy. So, ayan. Naglagay lang po ako ng chicken cubes. Half lang po yung ginamit ko. Din po yung nagsunod na po ako ng soy sauce. Yan po. Yung ating soy sauce. Naglagay po ako ng ilang kutsara sa inyo. Kaya 1/4 cup ha. Huwag masyadong marami. Pero depende po yan, tansyahin nyo lang po. So, next po natin lalagay ang ating laurel. So, ayan po yung ating cinnamon bar. Yan po ay optional lamang. Yan po ay galing sa biryani nung binili nila madam. So, tinabi ko lang yung kanyang cinnamon bar kasi sayang po. So, naglagay na rin po ako ng crush na paminta. Pwede po yung gumamit ng powder. Pwede din po kayo gumamit ng whole. Nasa sa inyo po yan. So, ayan. Ay, yung ating cinnamon bar, pwede kayong gumamit ng ating powder niyan, cinnamon powder. Pero kung wala, huwag nyo nang lagyan. So, yan, naglagay na din po ako ng half cup na water. Para lang din po tayo nag-aadobo. Steepin po muna natin yung pag-aadobo. So, ayan, sunod po natin lalagay ang ating suka. Tansyahin nyo lang po kung paano kayo mag-aadobo, yun na yun. Sa inyo po yan kung paano kayo mag-adobo. May kanya-kanya naman tayong version ng pag-adobo. So, ayan. Naglagay din po ako ng mga siguro 5 kutsara po ang ating vinegar. Tapos po natin yan. Tatakpan po natin yan. Din hayaan natin siyang kumulo para mapatay ang ating suka. Ang ating vinegar, mamatay lang yung lasa niya. So, ayan. After mga 10 minutes sa pagpapakulo natin, naghabol lang din po ako ng tuyo para kasing nakukulangan ako sa kanyang linamnam. So, hayaan natin na siya ng 10 minutes. Kapag medyo paluto na siya, malapit na siyang maluto. Ayan. So, ayan po yung ating gata ha. Mga 1 cup po yan. Tapos, naglagay din po ako ng sealing green. Yes, sealing green po. Pwede ko yung maglagay ng, kung gusto niyo medyo maanghanghang, lagay po ako niyo ng labuyo. Ayan. So, ayan po yung ating curry powder. Ating pong curry powder, yan po ay 2 kutsara po yung ginamit ko dyan. Yes, mga mare, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and pa-hit ang notification bell para po lagi tayong updated sa bago nating mga upload na videos. Marami pa po akong upload dyan, so wait ka lang. So, ayan, nilagay na po natin ang ating gata. Unang piga po yan, nilagyan ko lang po ng tubig. Yung iba, yung pure talaga. Pero pwede naman yon, pero wag naman masyadong puro na lang siya gata. Nilagyan ko lang po ng kuunting tubig para po mapiga yung gata. So, ayan. Inubos ko lang yung 2 kutsara na yan. Pero kung nakukulangan kayo sa lasa ng ating curry powder, pwede kayo magdagdag. Yung curry powder natin, bibili po yan sa mga palengke. Sa mga tindahan, bihira lang po ata eh. Make sure na lang sa palengke na lang kayo magpunta para siguradong makakabili kayo ng ganyan. So, ayan, nahalu-haluin lang din natin yan. Tapos, tatakpan po natin yan at pakakuloyin ng mga 5 minutes ang ating chicken curry. So, ayan po, naghabo lang din po ako ng kunting luya. Ayan.
Satakpan po natin uli, then wait lang tayo sa mga medyo maglapot-lapot na siya pag malapit na siyang maluto. So ayan, mga medyo malapit na siyang maluto, lalagyan na po natin ang ating gulay, ang ating carrots at saka patatas. Then haluin po natin. Ito po ang ating recipe na to, pwede na po yan pandagdag sa inyong menu. Ha? Halimbawa, natitinda kayo ng ulam-ulam. Pwede na po yan ialok sa mga kaibigan nyo, sa mga kapitbahay nyo. So, anuhin nyo lang po yung paghihiwa ng ating karne. So, yan, pati po yung ating patatas. Yun nga pala, kung wala kayong hintayin, ayan po, palambutin lang po muna natin mga ilang minutes. Kung wala po pala kayong gata, pwede po yun yung pamalit nyo doon ay ibap na gatas. Pwede po yun. So, ayan, medyo malapit na po siyang maluto. Medyo nagsusos na siya, hindi na siya parang tubig lang. So, ayan, nilagay na po natin ang ating bell pepper. So, haluin lang natin siya ng 3 minutes hanggang sa medyo maluto lang bahagya ang ating bell pepper. So, ayan, luto na po siya. Pwede na po yan. So, ayan po yung ating curry powder. Hinabol ko lang, sayang kasi. Then, halo-haloin lang natin. Ayan po, napakasarap po yung recipe na yan. Napaka-creamy po ng ating gata, ng ating ano. Grabe, napakasarap po nito. Pwede po natin yan i-ano sa binta sa ating mga pandagdag sa ating menu ng ating bibintang ulam. So, ayan lamang po ang ating recipe ngayon. Ang ating chicken curry with gata. Napakasarap po niya. Promise. Try nyo na. Sigurado magugustuhan niya ng iyong mister o kaya ng iyong mga kapitbahay. So, ayan lamang po. Salamat po sa panunood. Palike din po ako ha. Pa-share ang ating YouTube channel, Millet Cooking Vlog. So, ayan lamang po. Bye-bye. Thank you for watching.